What's up mga bok? Magandang hapon. Ngayon ay maglalakad-lakad ako. Nag-i-snow pa rin. Pero wet snow pa rin siya. Kagaya ng kahapon. So yan, nakikita yung sa video. So maglalakad ako dun sa trail na malapit dito. Para makapag-exercise na din. Kasi nakakabagot sa kwarto, walang ginagawa, kaya kahit na snow, maganda naman maglakad. So samahan niyo ako maglakad, tara. Akala ko kahapon 4 hours lang yung snow ngayong araw, pero medyo tumagal ngayon. Siguro nag-start siya ng mga alas 9. Hanggang ngayon nag-i-snow pa rin, mag-alas 2 na ng hapon. So hindi naman nag-reflect sa forecast na magtatagal. Pero bukas for sure uulan na. Ayun, so hindi naman masyadong malamig. Nasa negative 1 degrees lang. Ayan. So napupuno na yung jacket ko ng mga nahulog na snow. Ayan. So yung trail na lalakarin ko, ito yung trail na malapit sa bahay. Nasa mga 2 minutes walk lang ay mararating mo na yung trail. Naalala niyo sa pinakaunang video ko na nagbike kami, doon tayo maglalakad. So ayan, medyo icy yung kalsada. So ngayon tolerable yung ginaw. Hindi na ako nagsuot ng gloves, pero hindi naman ako giniginaw. So may nakita ko mga ilang naglalakad papunta sa trail na may mga kasamang may dalang aso. So subukan nating makaabot dun sa Osprey Village, yung pinakamalapit na village dito. Maganda yung mga bahay doon. So ayan na, dito na ako sa trail. Ayan. So maglalakad lang tayo dito. Tsaka titignan natin yung mga lalaki yung punong kahoy. Tsaka yung mga snow views. So parang lumalakas yung patak na snow ngayon. Tsaka may kasamang wind chill.
pag curious kayo sa location ko sa dito sa Pitt Meadow City, may nakaraang vlog ako nung Christmas, yung Christmas Day special with Book JR. Check nyo na lang doon kasi pinakita ko doon sa video yung City Hall tsaka yung main highway ng city. So makikita nyo doon banda. So check nyo na lang, scroll down nyo tsaka check nyo yung video na yun, yung Christmas special Christmas Day with Book JR. May playground doon para sa mga bata. May playground. So may naglalaro isang bata kasama niyang magulang niya. Ayun. So mahilig talaga sila maglaro dito kahit na ganito yung panahon. Kaya guys, sa atin kapag may mga kalamidad or pangit yung panahon, hindi na ka na pwedeng maglaro. Hello. Ito, nakikita yung sa gilid, may mga bagging dito. Ito po ay mga wild berries. Itong mga ganitong dahon. Mga wild berries po yan. So kapag summer, ang dami po mga berries na tumutubo. May mga prutas yan. So yan yung mga paborito ng mga oso, yung mga black bear. Kaya di nakakapagtataka na kapag summer, may makita kang mga oso sa paligid. Kasi yan yung gusto nilang kainin, yung mga wild berries na yan. Pero nakakain naman siya ng tao. Hindi naman nakakalason. Pwedeng-pwede. Kaso napakaasim yan, mga bok. Ayun. So patuloy pa rin papatak ng snow. Nararamdaman ko na medyo lumalakas na siya. Ayan. So wala akong nakikitang mga small plane na lumilipad kasi I think bawal ngayon na magpalipad ng mga eroplano na ganitong nag-i-snow. So ayun, medyo namumulan yung pisingi natin. Ganito talaga pag mga tawag nito, ito yung talaga ang tawag pag mistiso. Joke lang. So mag-isa lang ako naglalakad ngayon, wala akong kasama. So yung jacket natin punong-puno na ng mga patak ng snow. Yeah, no problem. Yeah. Hello. Sabi na. Oh, may aso dun. Bye-bye. Ayun. Friendly yung mga aso dito. Ayun, yung before pa sila dumaan, sinabihan ako nung amo na okay lang ba daw na may aso. Sabi ko, it's okay. Ayun, hindi naman tayo takot sa aso. Tsaka mababait naman sila. Ayun. So, medyo nasa kalagitnaan na ako ng trail na ito. Ayun. So, may mga bahay naman dito sa paligid. Ayan, sa gilid. Ayan, may mga bahay dyan. Pero dito na area, wala. Hopefully, after how many years, magkakaroon na ng bahay dyan. Baka bibili na yung mga lupa dito. Pero dito naman, aside, may mga bahay naman. Ayan.
So may dala pa rin akong face mask in case na may mga ma-interact tayong mga tao, kaya natin isuot yung mask. Tsaka for ko na din protection sa lamig. Yan. Ayun. So mga book, kung titignan nyo, sasaluhin ko yung isang snow. Ayun, napakakon talaga. Napaka-wet talaga ng snow. Ibig sabihin, kapag dumampi sa palad mo, matutunaw agad siya. Pero pag izinom mo to mga book, pag hindi siya wet snow, tapos pag izinom mo, makikita mo yung mga pattern siya. Maganda siya. Ayun. May mga pattern yan kapag zinom mo. So, pag-a-attach ako ng isang picture na galing sa Google na naka-zoom siya para makita nyo naman kung gaano kaganda. Hi. So natutunaw talaga. Ayun, pag dumampi, natutunaw talaga siya agad. Kaya napapansin nyo, kahit malakas na, wala pa, hindi siya tumatagal sa ground. Kasi natutunaw agad. Ayun, may parang river dito. Punta natin. So may river dito sa gilid. Ayan. So ito mga bok, may mga wild duck dito na lumalangoy. Pero ngayon parang natatago ata sila kasi nga malamig. May mga bahay sa mga gilid-gilid. Ayan. So hindi siya medyo frozen yung tubig. Ayan. Ay, nakita ko doon sa unahan. Doon sila sa unahan. Ayun. Hindi masyadong klaro pero nandun sila. Ayan. So continue tayo sa paglalakad. So susulitin ko na yung pagbablog habang may snow pa. Kasi totoo lang, last wave na to ng snow. Bukas, pangalawa, rain forecast na. Tsaka naalala ko yung nakaraang taon, last February 2020, February din yung last na nag-snow. Kaya sure ako na ito na din yung last na snow ngayon, ngayong winter. Kasi patapos na po ang winter. So mag-start ng spring, mga katapusan ng March to April. So pagdating ng April, maghahantay ng mga cherry blossom. So may mga cherry blossom na ako na Google. So abang-abang na lang kayo. Papakita tayo magagandang mga cherry blossom sa downtown. Ayun, so surprise na lang po sa location. So abang-abang na lang po kayo. At marami pa tayong i-feature ng mga kakaibang mga magagandang tanawin dito sa British Columbia, especially sa Metro Vancouver City. Ayan. So pag sabi po natin Metro Vancouver City, ito po yung mga city and municipality na malapit sa Vancouver. Ito po yung like Burnaby, Surrey, yun, New Westminster. Ito yung location ko, Pitt Meadows, then Maple Ridge. Ayan. So may mga vlog din po ako sa mga lugar na yun. Okay, sa Burnaby, check nyo lang po yung Burnaby Mountain vlog ko. Then New Westminster and Metro Vancouver. Ayun. So ayan. So pero mas marami akong vlog dito sa Pitt Meadows kasi dito pa ako nakatira sa Pitt Meadows City. So malapit na po ako sa boundary ng Maple Ridge.
5 minutes away, Maple Ridge na po tayo. Katabing city po ng Pitt Meadows. Ayan. Hello. Ito. Hanapin natin yung mga wild duck. Hunting for wild duck. Ayun, nasa unahan sila. Andun. Sa gilid. Ayun mga yun. Kita nyo. Yung mga yan, ayan, yun, nandun sila. Nahilo ako dun ah. Malamig siya pag dumampi sa mukha mo. Ayun. Feel the snow. The snow is falling down from heaven. So lahat na po ata ng probinsya ng Canada ay nag-i-snow na. Kami yung pinakahuling nag-snow. Ayan. Feeling it. Feeling it. So good. Yee. Malulupis sa mukha ko. Ayan. Nasalahin ko kayong lahat. Ayan, nag-i-enjoy talaga tayo. Ayan. So ayan, ang daming mga pine trees dito na tumutubo dito. So may part dito sa Pitt Meadows, and pag tuwing Pasko nagbebenta sila ng mga Christmas trees. So may farm doon sa unahan malapit sa airport way na nagbebenta sila ng Christmas tree. Ayan. So mababa lang siya mga kabok, mga kalahati nitong puno na to, yung laki ng Christmas tree. So pinuputol nila yon. Pagbibili sila, sila mismo ang puputol at saka pipili ng mga Christmas tree na yon. So ayun mga kabok, wala namang naglalakad dito na area. So yung dulo nun, yung doon banda at saka palabas doon is highway na papuntang Osprey Village. Pero hindi na ako tutuloy doon. Dito na lang akong hanggang. Tapos babalik na ako sa bahay. Kasi hindi naman siya malamig. Pero kasi wet snow siya. Medyo madaling mabasa yung jacket ko. Yung jacket ko hindi naman siya yung winter jacket na waterproof. So, ayun. Babalik na tayo. Pero mga kabok, may napansin ako dito. Kasi napansin ko, yung tubig dito sa river puti siya. Yung sa unahan hindi naman. Kaya check natin. Check natin yung tubig, bakit ganun. Ibig sabihin, frozen na ba yung tubig? Confirm natin mga bok. Ayan, oo nga mga bok. Tignan nyo, napuno ng snow yung tubig dito sa part ng river. So doon sa unahan hindi naman siya frozen, dito banda frozen siya. Tingnan niyo naman. Ayan.
ako nung ingat-ingat ako dito sa paglalakad kasi medyo madulas. So yun, mga bok. So napuno na ng snow yung river. Ayun. So titignan natin, lalapitan natin. Pero okay, magdala safe naman ito eh. Ayan, so nag-snow, hindi siya nag tumigas siya. Ayan, i-zoom ko para sa inyo. Ayun. So nag-ice na yung tubig. Ayan. Doon sa unahan, hindi masyado. Pero dito, ayan, nakita mo talaga itong tubig dito, itong river. Ayun, flying duck. Ayun yung mga wild duck. Ayan. So ganda tignan. Frozen. Frozen river. Not totally frozen, pero medyo frozen siya. Pero pag inapakan mo yun, lulubog ka pa rin kasi hindi talaga matigas yan. Pero sa mga ibang part ng Canada, yung mga lake talaga doon is frozen talaga. Like dito sa Alberta, yung lake nila doon, yung sa Lewis Lake. Ito na may aso. Hello, doggy! Ito yung kanina yung aso, lumapit dito sa akin. Yung amo niya doon sa taas. Ayun. Uy, balik! Come back here! Come back! Inapakan niya yun, nung dumiretso siya doon, lusot siya. Ayun. Na-realize niya siguro na kuan na malambot. Ayan, mga poktilan niya naman. Ayan, umapak siya doon sa tubig. Tapos na-realize siguro na, uy, baka lulubog ako. Kaya bumalik siya sa taas. Ayun. Tinawag siya ng amo niya. What a nice view, mga bok. So, hindi na sulit yung pag-vlog natin ngayon kasi may nakita tayong bagong at may natuklasan tayong bagong pangyayari. Ito, frozen river, but not totally frozen. Ayan. So, hanggang dun. So, yung mga bahay dun, yan yung Osprey Village. So, medyo malapit na tayo. Pero, hindi na tayo tutuloy dun. Dito na lang tayo na trail. Ayan. So yun, in-enjoy talaga ng mga tao dito yung snow. Kasi minsan na lang dumating itong snow sa amin. Kaya pagkatapos nito, wala na. December ulit, pero sana magkakaroon ulit ng December. Pero medyo malabo. Kasi every February talaga, January, February, yan pa yung pinaka-sure na may snow talaga. Aside from that, wala na. So, lucky tayo at saka na-experience natin yung snow ngayong winter. Ayan, so dito pa rin ako sa taas ng river na medyo frozen. Ayan. Ayan. So, mag-isa lang ako ngayon pero safe naman dito. Wala namang mga siraulo ano, at saka forest naman dito eh. Tsaka wala namang mga hayop na mga matatapang gaya ng oso or mga coyote. Ayun, nasa lungga sila ngayon at na nagpapahinga. At lalabas sila ulit ng spring or summer yan. So, yung mga coyote doon sa likod ng bahay, may mga nakikita ako doon minsan. Tsaka pag naglalakad ako papuntang trabaho yan, ang daming coyote. Okay. Yung coyote po, small version yun ng wolf. Ayun. Parang siyang wolf pero mas maliit lang siya ng konti. Ayan. Ayun. So, continue tayo sa paglalakad hanggang dulo. Then, balik tayo.
Yan mga kabok, natatapos yung video natin ngayong araw. Sana po nag-enjoy kayo sa aking snow adventure ngayong hapon. So sana po keep on supporting my other videos. So kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, please hit the like button, please comment below, and hit the notification bell para pag may mga bagong videos isa magpo-pop up siya at ma-notify kayo. Salamat mga kabok, at it's snow day and it's a happy day for me. God bless.